Good evening po sa ating viewers. Welcome to Lifeline Prayer Service via online, and it's Friday again. But you can view this any time of the day and any day. And for our lesson, we have Ezra chapter 6 verse 10 na sinasabi po dyan that they may offer sacrifices of sweet savours unto the God of heaven and pray for the life of the king and of his sons. Yan. Nasa Old Testament po yan, at alam naman po natin na sa Old Testament, yung way po ng pag-offer nila ng prayer before they do that, no, nag-aalay muna po sila ng burnt offering. Yan. Nagkakatay po sila na example yung rams, bullocks, no? Para po pag sinunog po yun, yung mabangong samyo po ay maamoy po ng Panginoon. So that's in the Old Testament. At ngayon po, ang goal po natin, dahil ito po ay prayer lifeline service, mag-offer po tayo ng panalangin sa Panginoon, at nais po natin ng ating panalangin ay maging isang mabangong samyo sa Panginoon. Yan. Kaya po, ibibigay ko po sa inyo yung mga ingredients, na ingredients of prayer, para po maging kaaya-aya sa Panginoon ang ating mga panalangin. Diba po, pag nagluluto po tayo, no? May mga basic ingredients po saan. Ano-ano ba yun? Yung hindi nawawala pag nagluluto tayo. Yun yung salt, di ba? Yung onions, yung garlic, yan, mga basic po yan. So, likewise, in prayer, meron din po mga basic ingredients, no? Para po, sa sinasabi nga dito na sweet savor, yun yung goal po natin, na maging kaaya-aya sa Panginoon ang ating mga panalangin. Manalangin po muna tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na ipinagkaloob mo sa amin upang pag-aralan ang iyong salita na siyang magbibigay buhay sa amin, magbibigay sigla, Panginoon, sa aming panalangin. At ang goal namin sa araw na ito, nawa ay malugod ka sa aming ihahaing panalangin. Salamat po, Panginoon, at ang lahat ng gloria ay sa iyo lamang. In Jesus' name, amen. So, ano-ano po yung mga basic ingredients, no, sa panalangin? Unang-una, kailangan po, pagdudulog tayo sa Panginoon, meron po tayong takot sa Kanya. Fear, no? Ano pong klaseng fear? No? Sabi po sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13, to fear God and to obey His commandments is the whole duty of man. No? Kailangan po meron tayong makadiyos na takot. Dahil alam po natin kung sino ang Panginoon na ating nilalapitan. So, dapat po meron tayong takot sa Kanya, no? Godly fear na tinatawag. And then next is, meron po tayong faith, of course. Dapat hindi mawala ang faith, di ba? Dahil sabi po sa Hebrew chapter 11, verse 6, no? For without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and He is the rewarder of them that diligently seek Him. So, kailangan po ang pananampalataya. Sin kailangan. It is a must, no? Kasi pag wala po tayong pananampalataya, so, nandun po yung doubt. Sasagutin kaya ng Panginoon ang panalangin ko. So, para maalis ang doubt, kailangan meron po tayong pananampalataya. At alam naman natin na ang author ng pananampalataya na yan, eh walang iba din kundi ang Panginoong Jesus. And number three, ano po yung ingredients? No? Kailangan meron po tayong humbleness.
humility. Di ba po, napag-usapan na po natin yan. But let me bring to you yung James chapter 4 verse 10 na sinasabi po dyan, humble yourselves in the sight of God, no? And He shall lift you up. Ibig sabihin, pag nakita ng Panginoon na nag-humiliate tayo sa harap niya, itataas niya tayo. Yan po yung tatlo na ingredients, no? Ingredients pa lang yan. So wala pa yung main course natin. Wala pa yung ating lulutuin mismo. Kasama pa lang yan. So what's next? Yan. Tayo ay mananalangin na sa Panginoon. So meron po tayong tinatawag na acts. Yan, basic po yan. Ano po yung acts? Number one, adoration. And then yung C, ano po yun? Confession, no? And then yung T is thanksgiving. And then yung last is supplication, no? Reminder po, hindi po tayo nagbibigay ng procedure sa panalangin kasi wala pong procedure sa panalangin. But then, nais lang po natin na ang ating panalangin ay maging mabangong samyo sa Panginoon. Kaya kailangan po, kompleto ricados tayo, no? So, lalapit na tayo sa Panginoon, we will adore Him. Ano po ba yung adoration na tinatawag? Ito po yung praise and worship, no? Si David, sabi po sa Psalms 119 verse 164, 7 times a day I praise Thee. 7 beses po sa isang araw pinupuri ni David ang Panginoon, no? The man after God's own heart. So, adoration. Lord, Ikaw ang lahat-lahat sa akin. Pinupuri kita. Sinasamba kita. Ganun po. And then next is confession. Of course, nagkakasala po tayo bilang tao. So, we need to ask for forgiveness. Dahil, sabi po sa 1 John chapter 1, verse 9, if we confess our sins, He is just and faithful to forgive us, no? And to cleanse us. Diba po? Maganda na lumapit tayo sa Panginoon na may malinis na puso. Kaya yun po yung kailangan nating gawin, to confess our sins. And the next, ano po? It's thanksgiving. Kailangan po nating magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng bagay na ginagawa niya. 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kung ano po yung maging resulta ng ating mga panalangin, yan po ay kalooban ng Panginoon, no? And sa 1 Corinthians 10, chapter 10 din, sabi po dyan, no? Whatsoever things you do, do it all for the glory of God. Kahit ano man daw po ang ginagawa natin, kailangan gawin po natin para sa kapurihan ng Panginoon, giving thanks to God and the Father through Him. Okay? And then the last is our supplication. Nandiyan na yung main course natin, no? Sinaboy na natin yung mga ingredients. So, here it is, Lord. Nandito na po at king mga panalangin, yung supplication ko. Ilatag na natin. Alam ng Panginoon kung ano pong ating mga pangangailangan, no? Sabi nga sa Matthew chapter 7 verse 7, ask and it shall be given unto you, seek and you shall find, and knock and it will be opened unto you. Supplication. Nandiyan na po yung ating mga panalangin. Lahat sabihin natin sa Panginoon, no? Yung lahat ng ating pangailangan, lahat ng desire ng ating puso,
at kung kalooban ng Panginoon, naturally, sasagot ang Panginoon ng yes. I want it done. So, nawa ay meron po tayong natutunan sa araw na ito. No? And tayo po ay mananalangin. Pwede po kayong lumuhod sa inyong mga tahanan o kung saan man po kayo nakapwesto sa ngayon. We will come to God. Panginoon, salamat po sa aral na ito. Lord God, nandito po kami, nagpapakumbaba, Lord. Jesus, nawa, Panginoon, ang aming panalangin ito ay maging mabango sa iyo sa iyong harapan. Lumalapit po kami na may pananampalataya, Lord God, at may takot sa iyo. Ikaw ang nakakaalam ng desire ng aming mga puso. Lord, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa aming buhay. Sinasamba ka namin, Lord God, dahil alam namin na ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran at kami ay nagpapasalamat sa lahat-lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Kung meron ka pong nakikita sa aming puso, Lord God, sa aming isip na hindi kaaya-aya sa iyo, patawarin mo po kami, Panginoon. Linisin mo po ang aming puso. Linisin mo, Panginoon, ang aming isip, Lord God. At maghari ka dito. Glory to your name, Lord Jesus. Panginoon, alam mo po ang aming mga pangangailangan, Lord God, sa physical, sa spiritual, Lord God, sa financial. Nawa, Panginoon, ay tumugon ka, Lord God. Alam mo po ang lahat-lahat sa aming buhay, wala po kami maitatago sa iyo. Kaya, Panginoon, in this moment, answer our prayers, O God. Nakikita mo po ito, hayag ito, Panginoon, sa iyong harapan. Lord God, we pray for our country. Lord God, we pray for the vision of the church. We pray for the brethren. We pray for each and everyone, Lord God, na nakikipanalangin, Panginoon, sumasama sa amin sa panalangin. Lord God, dinggin mo po, Panginoon, ang desire ng kanilang mga puso. Nawa, Panginoon, ay matagpuan namin ang aming mga sarili na gumagawa, Panginoon, sa iyong ubasan, gumagawa sa iyong kalooban, habang kami ay naghihintay, Panginoon, ng muli mong pagbabalik. Lord, at hanggang nandito kami, Panginoon, sa mundo na aming ginagalawan. Turuan mo po kami, Panginoon, na maging asin ng sanlibutan, Panginoon. Nawa kami rin ay maging mabangong sa iyo, Panginoon, sa mga tao, Lord God, na nakapaligid sa amin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa aming buhay. For we know that it is for our best. It is for our good, Lord. And we glorify your name once again. We praise you and we claim all the victory in Jesus' name. Amen. God bless you, brethren. Have a nice day.